Guys, it's me again, Melissa, and welcome back to our YouTube channel. For today's video, let's talk about SSS Calamity Loan. Sino-sino yung mga pwedeng makapag-avail ng Calamity Loan and ano nga ba yung mga kailangan nilang requirements para makakuha nito. So, if you're interested in this video, then just keep on watching. So guys, before we start, ano nga ba yung SSS Calamity Loan? Calamity Loan meaning nasa kalamidad ka, naapektuhan ka ng kalamidad like bagyo, sunog, lindol, o gaya nga nito na naka-enhanced community quarantine tayo because of COVID-19, kasama siya. Pwede kang makapag-avail ng Calamity Loan because of that. And then, second question is, sino-sino yung mga taong pwede makapag-avail nito? Number one, kailangan meron kang updated 36 months contribution. At least 36 months contributions, kailangan meron ka nun. And hindi agad-agad, pag may 36 months contributions ka na, qualified ka. Let's say last year pa yung huling-hulog mo at naka 36 months contributions ka nun, hindi ka makapag-avail nun kasi kailangan from the time na nag-avail ka, let's say this April 2020 nag-avail ka, kailangan within the 12 months period na nakapag-avail ka, meron kang at least 6 contributions at that time. So ngayon nga, April 2020, at least kailangan meron kang hulog last March 2019 up to March 2020. Kailangan meron kang at least 6 contributions that time. The next one ay yung home address mo or your property address is in the state of calamity. So ngayon na, lahat tayo affected ng COVID-19 from Luzon to Mindanao, I think lahat ng miyembro na merong 36 months contributions ay makakapag-avail regardless kung taga Luzon, Visayas, or Mindanao pa kasi lahat naman tayo affected. And then third, hindi ka pa nakakapag-avail ng any of these benefits like total retirement benefit, disability benefit, and death benefit. Hindi ka dapat nakapag-avail nun. And then fourth, kailangan wala kang outstanding restructuring program or calamity loan restructuring program sa SSS. Restructuring meaning hindi ka nakapagbayad dati ng loan mo, nanghingi ka ng request kay SSS na magbayad ulit at aayusin mo yung payments mo. So, hindi pwede yun. Hindi ka makapag-avail ng calamity loan. Kung meron ka ng existing loan, like salary loan, sabi ng SSS, pwede. As long as updated yung payment mo and updated yung hulog mo, pwede kang makapag-avail ng calamity loan as of this moment. But, I think, iaawas doon yung total calamity loan na makukuha mo dun sa existing na loan mo. And then, hanggang magkano ba yung pwede mo makuha ng calamity loan benefit? Depends on your monthly salary credit. Doon naka-based yung makukuha mo sa calamity loan. Let's say, ako, ang monthly salary credit ko is 15,000. So, 15,000 yung makukuha kong calamity loan. Sa ngayon, up to 20,000 yung pwedeng ibigay ng SSS kasi yun yung pinakamataas na monthly salary credit as of now. The next question is, where to avail? Dahil sarado ang mga SSS offices, iba bukas pero hindi sila nagpa-process ng mga ganun ngayon ng loans, in-announce sa SSS na magiging online na lang ang processing, online application na lang. Pero as of now, down ang website ng SSS. So, after siguro nilang ma-launch ulit yung website nila, mag-register na kayo agad online para makapag-avail kayo ng calamity loan. And then, online na nga, di ba? So, paano mo ngayon makukuha yung loan proceeds mo pag na-approve ka sa calamity loan? Ginawa na din ang paraan ni SSS yun na makapag-enroll kayo ng personal bank account nyo sa website nila, sa online account mo. Mag-enroll ka ng bank details mo. Meron din akong tutorial about that. I'll put the link down below na lang mamaya. And by the way guys, meron din akong ibang videos about SSS maternity benefits or paano ka mag-a-apply ng salary loan online. Marami akong videos about SSS. So, if you're interested, just watch it down below. Ilalagay ko yung link lahat sa baba mamaya. Once enrolled na yung account mo, bank account details mo sa
SSS, doon nila ipapasa, doon nila ipapasok yung loan proceeds mo pag na-approve ka sa calamity loan. So, kung meron din kayong online banking, mas okay para ma-check nyo kung talagang pumasok na yung loan proceeds nyo. The last question is, kailan mo babayaran yung loan na yun? Usually, ang loan ng SSS ay 24 months lang. Babayaran mo na agad siya from the first month na in-avail mo yung loan mo within 24 months. Kailangan mabayaran mo siya. As of now, ang ginawa ni SSS, yung loan mo ay payable in 27 months. Meaning, 3 months after mo ma-avail yung loan, let's say April, May, June, July. July pa mag-start yung first hulog mo sa loan mo. Ginawa nila ng ganun. So, baling buy now, pay later, parang ganun ang nangyari. 3 months after mo mag-loan, dun pa lang mag-start yung first payment sa loan, calamity loan mo. And ang interest is the same, 10% per annum, which is pag dinivide mo sa 12 months, it's 0.83% lang. So, napakababa ng interest ng SSS. Very minimal lang para sa ibang loan na ina-avail mo sa bank. Personal loan, usually 2% below or 2% pataas ang interest nila. So, sa SSS, 0.83% lang monthly ang magiging interest ng loan mo. Ang kagandahan nun, yung service charge niya is waived. Wala kang babayaran na service charge kay SSS compared dun sa salary loan na meron na nakaawas agad na service charge pag nag-avail ka. So, yun ang maganda ngayon. Kailan nga ba mag-start si SSS na mag-accept na application for their calamity loan? Actually, late na nga kasi in-announce nila to, dapat second week of April pa lang available na siya. But sabi nila this time, April 24 na, it's fixed na. And as of now, down na yung website ng SSS. So maybe inaayos na talaga nila kung paano yung magiging sistema kapag online application na ng SSS. And wait na lang tayo guys, I'll do tutorial videos na lang din pag available na yung calamity loan online, kung paano siya gagawin. Gagawa din ako ng video about doon, and abangan nyo yun guys. So lagi kong sinasabi sa lahat ng videos ko about SSS na kailangan yung contributions nyo is always updated, kahit mababa lang yung hinuhulog nyo, at least updated, so that pag nag-avail kayo ng benefit or nag-loan kayo, hindi kayo magka-problema kasi meron kayong hulog. Hindi kayo magtataka kung bakit hindi kayo nakapag-avail kasi updated naman yung hulog nyo, hindi kayo mag-denied. Mas malaki pa yung chance na ma-approve kayo because updated kayo sa hulog. And you'll never know kailan mo siyang gagamit. So, mas maganda talaga na always pay your monthly contribution or at least quarterly para hindi hassle na pumunta pa sa buyer center. Or kung employed kayo, monthly naman yun na inaawas ng employer nyo. So, mas maganda. And all for this video guys, and thank you for watching. Hope you understand and explain ko ng maayos yung process kung paano. And if you have questions, comment down below lang and sasagutin ko kayo. So ayun lang guys, wait nyo na lang yung video ko about the tutorial on the availing of calamity loan. Na soon na, malapit na, in 3 days, ma-avail na siya. So, antay na lang tayo guys. And don't forget to like and subscribe on our YouTube channel. And bye-bye. Thank you guys.